Ayan. So, yan po. At muli po ay magandang araw po sa inyong lahat. Again, this is Pastor Jonathan Pascual coming to you live from King James Bible Baptist Church. At we're going to continue our discussion on the book of 1 Corinthians. So, we are now in chapter 2. So, natapos na po natin yung chapter 1 a while ago. Ayun naman po ay chapter 2 na po tayo. So, muli po ay pasalamatan natin ang ating Panginoon for giving us the opportunity to have Bible study this hour, no? Ang purpose po nito ay actually para po sa ating Bible school, no? Dito po sa Tarlac City. And this video will be used by our students para po sa kanila pong study on the book of 1 Corinthians. Okay, so blessed day po, blessed evening, blessed afternoon, blessed morning sa ating mga kapatiran in different parts of the world. Okay? So tayo po muna ay manalangin, dakilang Diyos, ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat na nagbibigay sa amin ng kakayanan, kalakasan, tagumpay para Panginoong Diyos malampasan po namin ang iba't ibang klaseng mga pagsubok. Tulungan niyo po kami at pangunahan sa aming pong pag-aaral sa oras na ito para po sa mga Bible students, Panginoon, at sa mga kapatiran din na magiging kasama namin ngayon sa oras na ito. Bless niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so this study is a supplement to our Bible school para po sa ating mga estudyante para karagdagang kaalaman po sa kanila when they reach to the point of studying 1 Corinthians, no? So, we go to chapter 2. So, I've given you the introduction plus yung chapter 1. So, pinag-aralan natin yung wisdom ng Diyos versus the wisdom of men. At itutuloy po natin ngayon sa chapter 2. I think parang continuation po yung chapter 2 mula sa verse 1 hanggang verse number 8. Patungkol po sa comparison ng wisdom ng tao at saka wisdom ng Diyos. Okay, so I will read from verse 1 up to verse number 8. Sundan nyo na lang po sa inyong mga Biblia. This is under the heading of the ignorance of the world's leaders. The ignorance of the world's leaders. Okay, verse 1. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Alright, so makita natin po na ang sinabi ni Paul, sabi niya nung siya'y dumating sa kanila, no, hindi siya dumating na dala-dala yung excellency of speech or of wisdom. He is telling them that hindi sila inimpress ni Paul ng kanyang talino, no? And we can get verses from the Bible concerning this. Acts chapter 4 verse 13. Check natin Acts 4:13. Ito po yung mga verses concerning doon sa sinabi ni Paul na ito. No? Let's see in the book of Acts chapter 4 verse number 13. Okay, so nagsisimula pa lang po tayo sa ating Bible study sa 1 Corinthians chapter number 2. Acts 4:13. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. So yung pong mga apostol, no, sila Pedro at John ay nangaral, no? Pero alam na mga tao habang sila kasi nakikinig, nagtataka sila na itong mga taong ito, unlearned sila. And yet they can speak that those words na kanilang naririnig at namangha sila sapagkat sa karunungang meron silang taglay. Eh alam nilang hindi nag-aral eh, no? At I believe ito din po yung point ni Paul na hindi po siya dumating because meron siyang knowledge na katulad ng mga philosopher na mga Greeks, okay? At tingnan natin sa Romans 16:18, no? Check natin Romans 16:18 para maliwanagan tayo doon sa sinabi ni Paul sa chapter 2 verse 1. Romans 16
verse number 18, no? Romans 16 verse number 18. So we're studying chapter 2 of 1 Corinthians. Okay, Romans 16 verse number 18. Romans 16:18. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. So ang sinasabi dito, itong mga tao kasi ngayon, no, at maging tao noon, ginagamit po nila yung mga fair speeches, yung magagaling na mga pananalita, no, parang oratory, no, kasi magagaling talaga mga philosopher noong unang panahon. At yun ang kanilang paraan para mahimok nila, makuha nila, mapaniwala nila ang tao. Okay? At ang sabi ni Paul, hindi ako katulad nila, no? Nadala-dala ko yung pamamaraan ng mundo para manghikayat ng tao. So I use the power of God. Yun ang sinasabi ni Paul. Now another verse in 2 Corinthians 11:6. 2 Corinthians 11:6, no? Basahin po natin ito para makakuha po tayo ng karagdagang kaalaman. 2 Corinthians 11:6. But though I be rude in speech, yet not in knowledge, but we have been thoroughly made manifest among you in all things. Oh, ibang klase yung paraan niya, because sabi ng Bible, he is rude in speech. All right? He's rude in speech. So hindi talaga hindi siya talaga parang orator, na o para bang yung alam mo niyo po yung mga magagaling sa kampanya, no? Pagkakampanya. So hindi po niya ginamitan ng ganung dunong at galing. Sapagkat gusto niya na ang pangangaral niya ay magre-res ang tao doon sa kapangyarihan ng Diyos, not from his intelligence or his skills or his ability. Okay, so chapter 12 verse 11, no? The same chapter, 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 12 verse 11. I am become a fool in glorying. Ye have compelled me, for I ought to have been commended of you. For in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing. No? Okay? So he used very ordinary words to teach the Bible, to teach the Word of God to them, to reveal the mystery na ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos. Alright, so let's continue. Verse 1, and I, brethren, when I came unto to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Verse number 2, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. So that's the essence, that's the center, that's the theme of his speech. Only about Jesus Christ. It's all about Jesus Christ. All right? Now verse number 3. And I was with you in weakness, look at this one, and in fear and in much trembling. So hindi siya talaga yung very good speaker, talagang nagmamarvel ang tao sa kanyang pagsalita. Hindi po niya talaga dala-dala yun. Parang hindi po yung front, hindi niya yung ginawang front yun. O impress niyang tao sa kanyang pagsasalita. No. Actually, sinabi niya, I was with you in weakness, kahinaan, and in fear, sa takot, and in much trembling. No? Alright? So paano convert ito mga Corinthians na ito? And there you go, no? Yun na po yung power ng Holy Spirit na mag-convince ng tao. Kaya trabaho lang talaga natin, mga kapatid, ang mangaral, at trabaho ng Diyos ang mag-convict at mag-convert. Okay? Verse 2, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. I just want you to underline those words. But in demonstration of the Spirit, capital S, the Holy Spirit, and of power. Alright?
So that power, we know that it is the power of God. So hindi siya dumating with fair speech, good speeches. My speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Very plain, no? He's just telling the truth. He's just giving the testimony. Witness siya ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhin muli ng Panginoon. He was the witness since hindi man niya nakita si Jesus Christ na katulad ng mga apostol na mga nauna, kasi siya yung last apostle after the 12. Siya yung last apostle na naging parang ano siya, parang na-unite siya doon sa 12 apostol eh, no? But sa kanya, ang nakita niya yung resurrected Christ. Yun ang nakita niya. And yun ang kanyang winning witness sa tao. Yun ang kanyang pinapatotoo. Hindi niya na ginamitan ng mga speeches. Kung anong naranasan niya, kung anong nakita niya, narinig niya, yun ang kanyang pinapatotoo. And from the scripture, in-explain niya sa kanila na si Jesus Christ, siya yung Christ. Yung Jesus na napako sa krus doon sa Jerusalem ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Na siya ang Kristo ang hinihintay. Okay? Right. Verse number 5. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Right. Verse 6. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. Now he's telling you, now in comparison, ano ang wisdom na daladala ng pangangaral ng salita ng Diyos na nagbibigay ng knowledge about salvation in compare to do sa wisdom ng mundo. Kasi, sabi niya sa verse 6, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. Hindi katulad ito ng wisdom ng mga princes. Yung mga princes, yun yung para mga chief, no? Sila yung head, sila yung leader ng mundo. Okay, that will tell you na ang mga princes na yan, that would comprise the religious leader, the people in authority, the kings, no? The princes. Okay, so yung word na perfect, alright, in-explain dyan sa Philippians 3:12. Philippians 3 verse 12. Philippians 3:12. Alright, so we're studying about Corinthians, 1 Corinthians chapter 2 na po tayo. We're going to read first Philippians 3 verse 12. Not as though I had already attained, either were already perfect. Okay, he's talking about perfection in knowledge here, no? Okay. Alright. Verse number 12. Not as though that I already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that of for which also I am apprehended of Christ Jesus. Alright, so you see the word perfect there. Okay, so sabi niya, sa verse number 6, howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Yung perfect, yung full of knowledge, alam na niya lahat. Okay? Yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery. Alright, so ano itong mystery na ito? Even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Now, the word mystery means hidden. Means hidden. Alright? So, yung mystery ng Diyos is still hidden wisdom. Hidden wisdom, yung mystery ng Diyos. Alright? Now, para ma-reveal ito, itong wisdom ng Diyos na mystery na hidden, para ma-reveal ito, ginamit si Paul. Alright? Ginamit si Paul para i-reveal ito. At sa pag-aaral po natin ng 1 Corinthians, matatakil natin yan kung ano yung mga mystery na hidden na ni-reveal kay Paul para yung wisdom, actually that's the body of wisdom also, para yung wisdom na ito ay mahatid sa tao. Kasi iba yung
iba yung tinatanggap na wisdom ng tao eh. Yung wisdom ng mundo, no? Right? Pero meron pang isang wisdom, ang tawag ni Paul dyan, it's mystery because it is hidden and it is now being delivered to people through Paul. Now, sabi niya, verse 7, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. So, handa na ito. Noon pa man, ha? Okay? Yung ganun kasi ang Diyos, eh. Since ang Diyos, nandun siya sa beginning, nandun din siya sa ending. So, pag sinabi natin ito, ordained na ito before the world unto our glory. Okay? So, God ordained already this one. Inanda niya yan, before the world unto our glory. So, that will give you, na dumating na yung time, alright, that will give you the notion that the time has arrived na yung hidden wisdom na tinago ng Diyos, okay, ay kanya ngayong i-reveal. Kaya yung mystery, ma-unlock na yung mystery. At ito na. Ito yung time na ito. Alright, so ready na po kayo. Ito sabi ng Bible. So verse 8, which none of the princes of this world knew, or had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Ayan. Hidden kasi siya. Hindi alam ng tao. Hindi nila alam na yung hidden, yung mystery na yon, kasama doon yung pagdating ni Kristo. At naging, ano yan, naging, sabi natin, ignorante sila sa pagdating ni Jesus Christ. Akala nila yung dumating, anak lang ng karpintero. Akala nila yung dumating na pinanganak doon sa manger, ay mahirap lang na tao. Akala nila, dahil nangangaral siya, he's an impostor, or he was an impostor, at yung mga healings niya, tsaka yung mga miracles niya, ay gawa-gawa lang ng diablo, no? Hindi nila alam, kaya nga tulad nga ng sinabi natin, yung mystery o yung hidden, nakatago yan. Now it is now to be revealed. Sabi ni Paul, kung alam lang nila, hindi nila pinatay si Jesus Christ. They have crucified the Lord of glory. Hindi nila alam, yung dumating, Diyos, si Kristo yun. Hindi nila dapat pinatay eh. Yung Lord of Glory. Panginoon ng langit. Yun ang ibig sabihin. Huh? Ngayon, ang tanong eh, papapatay mo ba yung Panginoon ng langit? Kasi nga, kaya siya namatay, nasa flesh siya. Nag-tabernacle siya sa flesh. Kaya napatay siya. Huh? Pero yung Lord of Glory, hindi mo mapapatay talaga yun. Eh. Anong napatay? Yung katawan ng Lord of Glory. Okay? So, nakatago. Now, so kung makita ninyo, may umiiral na wisdom ang buong mundo, no? Pero meron pang isang wisdom na nakatago, naging mystery. At hindi nila malalaman ito hanggat hindi ito na-unlock. At isa sa pinangangaral ni Pablo yan. Actually po, isa sa mystery, yung 1 Timothy 3:16, no? The mystery of godliness. Yun yung pagka-Diyos ni Kristo at pagiging tao niya. Alright. So, that's the ignorance of the world's leaders. Yung mga princes, di nila alam yun. Di nila alam yung mystery na yan. Sabi nga nila, napakahirap sa mga tao na taglay-taglay ang kapangyarihan na magpakumbaba at kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas. Napakahirap sa mga mayayaman, di ba? Na pumasok doon sa langit, sa kingdom of heaven. Napakahirap para sa kanila. Kaya mas madali pa nga daw yung kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. The eye of an eagle, of a needle. Huh? Mas mahirap pa. Parang napaka-imposible, no? Pero that's how difficult na yung pong pagkakaroon ng wisdom. Kaya we have to be thankful to the Lord na kahit po hindi tayo marunong, kahit hindi tayo kasing pantas ng iba, no? Daming alam sa science,
Pero umabot tayo doon sa knowledge na importante at importante na kailangan nating malaman. At yun na nga po, yung makilala natin si Jesus, magkaroon tayo ng chance na mapatawad, maligtas tayo, at palang araw makasama tayo sa rapture at makarating sa langit. Okay, how about that? Amen? That's the wisdom na gustong i-offer ng Diyos sa atin. At natanggap nga natin yan because of the preaching of God's Word. Eh yung iba, ayaw nila yung Word of God eh. Ayaw nila yung preaching. Tinatapan nila yung tenga nila. So, dumating ba yung wisdom sa kanila? Hindi. Nanatili sila sa wisdom ng tao, pero tayo, na-receive natin yung wisdom ng Diyos. Because hindi tayo nagsara ng tenga, binuksan natin ang ating tenga, ang puso natin, tinanggap natin yung aral. Ngayon, tutuloy natin yung study natin. O, hindi pa tayo maalis. Alright? Sa comparison ng wisdom ng mundo at wisdom ng Diyos. Alright? Now, verse 9. The superior knowledge of any saved sinner. Mas superior ka daw sa knowledge kaysa doon sa mga philosophers. Doon sa mga merong mataas na grado ng karunungan. Mas pinagpala ka. Now, tingnan natin sa first time. But as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Yung nakasulat daw ganito, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig na yung tenga, hindi pa pumasok sa puso ng tao. So yung imaginations, hindi pa niya na-imagine ito, no? The things which God had prepared for them that love Him. So hindi pa natin natarok. Hindi natin matatarok. No? Eh, we have a finite mind, no? A finite mind. We have a very limited mind. Hindi natin kayang tarukin ito, no? Kasi sa Diyos na ito, no? Napaka misteryoso sa atin. Alright, now, tanda natin ha, hindi pa tayo dumating doon sa point na nalaman natin ito. Kasi nga, sabi ng Bible, wala pang mata, wala pang tenga, wala pang imahisyon ng puso ng tao ang nalaman ito kung ano yung hinanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Paano natin ngayon malalaman? Paano mabubuksan sa atin yung mga bagay na i-reveal ng Diyos? Let's go to verse 9. But God, I take note of that word, but, no? Ibig sabihin, yun yung nagbukas ng possibility. Yung but God hath revealed them, ano yung them na yon? Yung mga things which God hath prepared for them that love Him. Ito yung mga them, no? But God that revealed them unto us by His Spirit, that's the Holy Spirit, huh? For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Yun na, no? Sapagkat marami nagsasabi na hindi tayo makaka-assure ng kaligtasan. Hindi natin malalaman yung eternity. Hindi natin maunawaan yung Jerusalem. Pero sabi ng Diyos, pwede. Pwedeng ma-reveal sa atin ang mga bagay na yon. At sino ang magre-reveal sa atin? Walang iba kung hindi ang Banal na Espiritu. So that's the reason why we need the Holy Spirit in our lives. Itong Bible na ito, actually ito yung revealed truths. Itong Bible na ito, King James Bible. This is the revealed truths. Pero lalo tayong ma-illuminate at ma-enlighten because of the presence of the Holy Spirit. So oras na ito, nangangaral ako sa inyo at alam na alam ko yung aking pinangangaral sa inyo na ito ay aral ng Diyos. At ganito nga, paano na-i-share ko sa inyo. But before age 23, wala akong alam patungkol dito. Wala po. Hindi pa ako ligtas eh. May karunungan na ako, nag-aral na ako sa kolehiyo, nag-graduate na ako. May karunungan na ako, pero hindi ko matarok. Wala akong knowledge.
wala akong kakayanan malaman yung mga gusto ng Diyos. Na-unlock lang yan because I open my heart and I accept the Lord Jesus Christ. And then that's the start that God revealed it to me through the words of God. Na nangyari din sa iba, no? Kaya nga, sabi ng Bible, malalaman natin. But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yet the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the Spirit of God, or the Spirit of man, which is in him, even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Okay. So, dito mo makikita mga kapatid na iba-iba ang spirits. So, una, we have the spirit of man. Ito yung verse na binasa natin. We have also the spirit of the beast. Right? Ecclesiastes 3:21. The spirits that emanate from Satan. Ito yung mga unclean spirits. And of course, the Holy Spirit who emanates from God. The Holy Spirit. So, may espiritu ang tao. Tandaan natin yan, ha? May espiritu ang tao. May espiritu din ang Diyos. Okay? Sa dalawa, ang makapangyarihan yung espiritu ng Diyos. Alright? Yung espiritu ng tao, sabi ng Bible, meron siyang understanding tungkol sa kanyang buhay. Sino siya? Kasi meron siyang espiritu. So, yung espiritu, yun yung mind. Yun yung nagbibigay ng, para bang sabihin natin, it opens our mind on the things about ourselves. Okay. Now, the Spirit of God, may daladala din siyang kapangyarihan. At yung Spirit ng Diyos, may daladala din siyang knowledge. Yun ngayon, yung gagamitin ng Diyos to impart to us the knowledge of God. Okay? Now, we can have the ability to understand the deep things of God because the Holy Spirit will help us to understand. Sabi ng Bible, but God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yet the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, yun lang ang alam ng tao, yung kanyang sarili, no, yung tungkol sa kanya. Save the spirit of man which is in him. Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. So, about things of God, it is reserved only in the Holy Spirit. About the things of man, it is reserved in man's spirit. So, para malaman ng tao kung ano yung mga bagay patungkol sa Diyos, that man na merong spirit needs the Spirit of God. Alright. So, verse 11, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him. Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. So, that will give you a different knowledge and additional knowledge. Kaya, sa totoo, dumunong tayo. Nagkaroon tayo ng higit na kaalaman nung tayo'y naligtas. Pagkat ginamit ng Diyos yan, para tayo po ay magkaroon ng kaunawaan. No? Sabi ng Bible, ito yung na-enlighten yung ating mga mata. No? Ephesians 1 verse 18. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Kaya nga iba yung feeling mo, no? Na iba yung feeling mo. Nawalan ka ng gana sa mga bagay na alam mong walang kapararakan. No? Ibig sabihin, nonsense. Nawalan ka ng gana. Bakit? Kasi lumawak yung utak mo eh. Lumawak yung kaisipan mo. Nakita mo yung kabuuan ng lahat. Nakita mo maging yung walang hanggan. Kita mo yung rapture, tribulation period, second coming, the millennium. Nakita mo yung white throne judgment, yung eternity. Lumawak yung ano mo, isip mo. No? Actually, nagkaroon ka ngayon ng alalahanin. No? Bakit ka magkakaroon ng alalahanin? Naisip mo kasi yung mga mahal mo sa buhay. Dati-dati hindi mo iniisip. Eh kasi
binuksan ng Diyos sa iyong unawa. Sabi ng Bible, "For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man but the spirit of God. Now we have received not the spirit of the world." Alright. So, iba't ibang klaseng spirit ito, no? May spirito ng tao, may spirito ng mundo, and of course, that's worldly things. Worldly things, no? Ito yung mga principles ng mundo, ito yung knowledge na nakukuha natin sa education. Those are the spirits of spirit of the world. So, we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, sa Diyos, no? Galing sa Diyos. That we might know the things that are freely given to us of God. So that is the purpose of the Holy Spirit. It will teach us all things. It will guide us into all the truth. It will open our eyes and enlighten us and give us the understanding. Kaya nga po, it is God's gift to us to have those kinds of understanding. Kaya nga, wag magtataka ka na lang, no? Kapag ang tao po ay unsaved, hindi kanya maintindihan. Yung mga taong hindi sila nagbubukas ng Bible, hindi ka rin nila maintindihan. Yung mga taong walang espiritu ng Diyos, hindi ka nila maintindihan. Marami kang gagawin na hindi nila maintindihan. Pero tayo, naintindihan natin sila sapagkat alam nating sila'y bulag pa. Mas angat ka, ito sila, ito ka, sa kaalaman. Okay, kaya nga, we have the superior knowledge being saved. We have a superior knowledge. Now, look at verse 12 now. Now, we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Verse 13, which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. No? Now, so ito yung mga binabanggit ng Espiritu ng Diyos. Ano yung mga yon? Ito, yung nakasulat. Hindi naman magsasalita ang Holy Spirit, lalaban dito. So, ang Holy Spirit will speak in accordance to God's word. So he's going to use the written words. Yeah, kung paano siya makipag-usap sa tao. He's going to use the written words. So yung Holy Spirit will lift the Bible and give you the word of God so that you can understand it. Okay? Now, sabi ng Bible, verse 13, which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. So, ang pinakaguro natin talaga, walang iba kundi ang Holy Spirit. Siya ang ating teacher. And you can see that in 2 Peter 1 verse 20 to 21, Genesis 40 verse 8, na ang interpretation belongs to God. No? Genesis 40 verse 8, 2 Peter 1 verse 20 to 21. So, kung meron mang tayong dapat maintindihan, no? Tungkol sa Bible, ang Holy Spirit ang siyang tagapagturo at interpreter. Kaya hindi tayo pwedeng magkaroon ng private interpretation. Bawal yun. Ang ibig sabihin ng private interpretation, binasa mo. No? Yung nabasa mo, interpret mo. O, ganito yan. Ito yung nakikita ko dyan. Ito yung alam ko tungkol dyan. Ito yung maaring ganito yan. No? Parang gano'n. So, wala kang hinihinging gabay sa Diyos. At dahil sa nakita mo, no, o may private interpretation ka na, so pwede mo nang gamitin yon, parang yun ang magiging paraan para magturo ka sa tao. Pero hindi ito dahil sa Diyos, dahil sa Banal na Espiritu. Nakuha yon dahil sa kaalaman mo, sariling kaalaman mo, wisdom mo. No? Diyan kung bakit nagkaroon ng mga heresy. Diyan kung bakit nagkaroon ng mga cults. Diyan kung bakit ang religion naging business. Bakit? Because hindi po sila ginabayan ng Banal na Espiritu. Kaya nga, napapahamak yung mga taong sumusunod sa kanila. Bakit? Eh, hindi galing sa Diyos yung kanilang mga interpretation. Kaya nga, interpretation belongs to God.
and there is no private interpretation according to 2 Peter 1 verse number 20 to 21. Okay? Now, alright? Ano yung salitang comparing spiritual things with spiritual? Now, if you're going to see the Bible, no? Ang Word of God, spirit to eh, spirit. Check natin sa Bible. Tignan natin sa John 16. John 16. Alright, John 16. Hopefully, tama yung aking ano. Yan. John 16. Okay. I think John 6. John 6. Alright. Okay, so ano muna natin, John 6. Dali lang po, no? Kumakita, no? Sabi niya, the words that I have spoken, the same, they are spirit and they are life. Anyway, no, hindi ko siya makita, eh, no? Sinasabi doon na yung spirito, yung word of God, yun ay spirit. Binabanggit ng Bible yon. So I'll just give to you later on, no? Hanapin ko lang po. Now, so that will tell you na yung Word of God, kaya nga, ang Word of God, sword of the Spirit. Ang Word of God, siya rin yung Spirit. No? Pagka binasa mo ang Bible, they are spirits. 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 Kaya nga, spiritual. Yung Scripture, yun ay Spirit. Yun yung nagbibigay ng inspiration. Kaya makita ninyo, spirit, inspiration, scripture. Makita mo na yung mga words, malilitaw doon yung word na spirit. No? So, every time na meron tayong verse na binabasa, spiritual yun. Tapos, yung verse na yun, i-connect mo sa isang verse para maintindihan mo, magkaroon ka ng understanding. You compare spiritual things, yung verse na yun, with another spiritual things, yung another verse. Kaya nga, para maintindihan mo yung Bible, gagamit ka talaga ng verse and then connect that to another verse. Kaya nga yung tinatawag nilang exposition. No? Now, kaya maintindihan mo lalo sapagkat meron kang mga comparative verses that will connect and then will give you the body of belief. Alright? So, kaya nga sabi niya, sa pag-aaral, we all need to compare spiritual things with spiritual. Okay, so let's go to verse 14. Verse number 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are what? Spiritually discerned. Alright. Ang natural man, yun yung unsaved. Ang unsaved, alam natin mga kapatid, ang alam lang niya yung patungkol sa sarili niya. He might have the knowledge about the world, might have the knowledge about himself, pero about God, kailangan i-reveal ng Diyos sa kanya. Kaya maraming mga relihiyon, may mga Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi because hindi nila kilala ang Diyos, yung tunay na Diyos. Bakit hindi nila nakilala? Eh, nandun yung creation. So, yung creation po, mga kapatid, is not enough. Maring pwedeng gamitin niya ng Diyos, but that's not enough. Ang kailangan nila, yung Holy Spirit. They must be born again. They need the Holy Spirit to give them the enlightenment and understanding para ma-edify sila, ma-educate sila ng Word of God and get the right interpretation from that guidance. No? So verse 14, yung natural man, unsaved yan, natural man. Tatlong klase po yan, the natural man, the spiritual man, and carnal man. Alright? So pag-aaral natin yung carnal man. So ngayon, dalawa muna, natural man, at saka yung spiritual man. Okay?
Sabi ng Bible sa verse 15, but he that is spiritual, ito na yung other man, no? Yung spiritual, yung save, right? Obedient sa Diyos. But he that is spiritual judgeth all things. See that? Yet he himself is judge of no man. Ang point niya dito, dahil sa may kaalaman ka ng Bible, now you can use this to measure the belief of others. You can use this to judge the belief of others. You can use this as a standard para makita mo kung tama nga yung sinasabi ng iba. Kaya nga po tayo, alam natin kung sinong error eh. Sinong nasa error. Because we have the Holy Spirit, we have the Word of God, at of course, we use the words of God comparing spiritual things with spiritual until we arrive to the knowledge that we can judge other belief and judge other person. Kaya nga, bagaman, ano, hindi natin directly ginajudge ang tao, pero pag sinabi natin, all have sinned and come short of the glory of God, we are just telling them, they are sinners. And they are bound to hell. No? And how can we do that? Except through the Word of God. We can only say to the world, we can only say to a person, kung hindi mo tinanggap ang Panginoon, taka sa impyerno. We can only say that because we have the power to judge, not because alam natin na lahat, but because we have the scripture, and that scripture was used by God so to give us enlightenment. Kaya ngayon, ito na yung, hindi tayo nagbabakasakali dito na baka tama yung belief natin. O sana tama. Hindi ganun. Tama ba? May question pa ba? Wala tayong assurance? Meron. May assurance tayo. Bakit? Kasi guided tayo ng Holy Spirit and we have the right Bible. Enough na yan para ma-assure natin sa sarili natin that we are in the right teaching and we can also use that to guide others na nasa error and we can also say straight to the point sa mga taong erroneous ang belief. Why? Because you have the Holy Spirit, you have the Word of God, and you are being guided by the teacher of the Bible. That's the Holy Ghost. Verse 15, but he that is spiritual judgeth all things. Kaya nag-judge na, no? Nakakapag-judge na siya, nakakapag-evaluate na siya, nakakapag-exercise na niya yung kanyang discernment. Bakit? Alam na niya, no? Judgeth all things, yet he himself is judge of no man. For who hath known the mind of the Lord? Sinong nakakaalam sa kaisipan ng Diyos? Kanina nga, sabi ng Bible, I hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Sinong makakatarok sa kanila? Sa mga yon, wala. Maliban, ha? Kaya nga may Bible verse na, but God hath revealed them unto us by His Spirit. Alright? Verse 16, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him, that we have the mind of Christ. See? We know what are the things of God. We know na yung mga hidden noon at mystery noon, we know that in-reveal na ito sa atin. And how it was revealed? It was written in a book, yung King James Bible. Amen for that. Amen. Amen for that. Okay? So, napaka-privilege natin, no? Na meron tayong Bible. Kaya nga, kung tayo po'y titingin sa sarili natin ngayon, para din tayong si Pablo na meron tayong utang sa iba. Sabi niya, I am a debtor to the barbarians. May utang ako sa kanila, sa mga barbarians, sa mga ignorant. May utang ako sa kanila. Kasi I have the knowledge of God, I am full in wisdom, pero sa akin lang yun eh. Ako lang nakakalam. Then I must go to them and tell them about these truths. Because ako, may kayamanan na ako, eh sila wala.
Wala silang kayamanan ng karunungan. Ha? Wala sa kanilang karunungan. Nasa atin. So, we must share to them what we have. Alright? Yun po, ang ating study, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 2. So, nakadalawa na tayong chapter. Now, itutuloy po natin yan. Lord willing, every day, ay meron po tayong maging topic. No? So, we have done with chapter 1, kung saan we have talked about the foolishness of God versus the wisdom of man. And then, chapter 2, we have discussed about the ignorance of the world's leaders. Hindi nila natagpuan yung karunungan ng Diyos, kahit sila na po yung pinakamataas sa lahat, yung karunungan nila mataas, still, hindi pa rin nila nataro. Kaya nga sabi ng Bible, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. They professed themselves to be wise, they became fools. Okay, so we have also understood the superior knowledge of any saved sinner. Angat tayo sa karunungan. Kaya kapag nakakita kayo ng edukadong tao, huwag kayong mangiinig na parang kawawa kayo dahil sila educated, kayo hindi. No, actually, maraming educated na tao walang alam sa Bible. ang Bible pa naman ang pinaka-importante. Because the Bible is the basic instruction before leaving earth. Amen for that. God bless po at tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa binigay niyo pong kalakasan. Still, Lord God, we owe everything to you, Lord. And we admit, Lord God, that without you, we can do nothing. Salamat po, Panginoong Diyos, for giving us the guidance. In Jesus' name, amen and amen. Okay, so, babati lang ako, no? Okay, Sister JMD Joy Del Pilar. JMD, no? Father Luis Antonio Silla, Sister Gemma. Amen. Sister Celiano Rose. Good evening po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga hindi ko nakikita dito, mention ko na lang po sa inyo as kayo, no? Afterwards, pero shout out po sa lahat. God be the glory. Okay po. Till next video po natin.